For today's video, gagawa tayo ng tutorial kasi may nag-comment sa atin, sabi niya, galing paano yung parang nalaglag sa Kutsara Boss Art. So ang una natin gawin, kuha tayo ng mga clip. Kagaya niyan, lumipad ako, tapos mag-action ka lang dyan na parang Superman. And tapos action ka dyan na parang nababaliw ka na. Yan yung mga clip na gamitin natin. And last clip natin gawin is mag-utos ako ng kapatid ko, laglag ng piso para yun yung lumapag sa kape. Pagkatapos niyan, punta na tayo sa CapCut. Add new project, tapos pang-add natin yung mga clip na gamitin natin para sa video. Alam kung kaya nyo to, sundan nyo lang. Ang una natin gawin, punta tayo sa yung parang Superman na tayo. Yan. Tapos, click natin. Pag magputi na siya, hanapin natin yung freeze na sa unahan. Click natin ang freeze. After niya ma-freeze, i-delete natin yung sobra. Pagkatapos, i-click natin yan yung freeze natin. Tapos, hanapin natin yung remove BJ o remove background. Click natin custom removal. Tapos, iwan natin. Tapos, click natin brush. Brush lang muna kasi hindi pa tayo naka-pro. May bayad kasi yung pro. So, sa pag-brush natin, dapat dahan-dahan at dapat mataas pasensya natin kasi mano-mano sa pag remove ng background. Tao yung kinuha natin dyan para mamaya yan yung gagawin natin na siya yung lalapag doon sa kape. Katapos nyan, i-click nyo yung check nasa right side. Ito yung magiging resulta niya. Pagkatapos, click natin yan, hanapin natin yung overlay. Baba natin yan. Click nyo overlay. After mababa nyan, punta tayo sa video na nagkakapi tayo, tapos itiming natin dun sa nalaglag na piso, dyan natin itatapat si Superman. I-click and hold natin, tapos drag natin, itatapat natin sa baba. Balik tayo dito sa nag-action tayo dito na parang nakukulong tayo sa baba. Same lang din kanina, brush, tapos custom removal lang yan. Dahan-dahan lang sa pag-brush para hindi lalagpas yung Tapos ito na yung resulta, pag-check nyo, yan ang mag-resulta. Tapos baba natin yan, hanapin natin overlay. Pagkatapos mababa, tapat natin sa video na nagkakapit tayo. Pagkatapos ma-overlay ng dalawa, unahin natin yung si Superman. Maglalagay tayo ng keyframe kay Superman. Ang purpose ng keyframe is siya yung magpi-play ni Superman kung saan direction papunta pababa. Mag-add tayo ng pangalawang keyframe. After natin mag-add, i-adjust naman natin si Superman sabay sa coin. Add tayo ng pangatlong keyframe, tapos rotate natin and adjust nyo. Kayo na bahala para magmukhang tingnang realistic talaga yung pagbagsak niya. Tapos pexin lang natin na sakto lang. And then, ito namang pangalawa, yung action na nakukulong tayo. Tapat natin dyan sa pagkatapos pagbagsak. Dyan natin itatapat. At ito na yung magiging resulta niya. Don't forget to like, share para maraming makapanood nito at matuto. Yun lang, maraming salamat.